Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising ako na wala na si Maverick sa tabi ko. Naisip kong pumasok na siya sa opisina dahil alas 10 na naman. Humirit muna ako ng isa pang inat katawan bago tumayo at nang naghanda. Nang bumaba ako ay nakaabang na si Miss Donna na kanina pa pa ako parang hinihintay na magising. Kumain ka na, Floriam. Kabilin-bilinan iyon ni Sir bago siya pumasok sa trabaho. Napangiti ako. Talagang panatag na ang loob ni Miss Donna sa akin at ganoon din ako sa kanya. Pero kapag may mga kasama kami, balik sa normal ang trato niya sa akin. Sige po, sagot ko habang sumusunod sa babae papunta sa dining table. Dito pala nila hinanda yung almusal ko. Ay siya nga pala, Miss Donna. Anong paboritong ulam ni Maverick? Tumingin muna siya sa akin bago alanganing sumagot. Madami naman, pero menudo at afritada ang pansin kong mas paborito niya sa lahat. Bakit mo naman natanong? Nakaupo na ako sa harap ng mesa at nagsisimula ng kumuha ng pagkain. Sinagot ko siya nang hindi tumitingin sa kanyang gawi. Plano ko po kasing dalhan siya ngayon ng tanghalian. Iyon ang naisip ko kanina bago ako bumangon sa kama. Gusto ko ring iparamdam kay Maverick na bukal sa loob iyong pagpapasalamat ko sa kanya. At tama nga naman si Hazel. Dapat akong bumawi sa lalaking nagligtas sa akin. Nag-agat ako ng tingin nang wala akong makuhang opinyon kay Miss Donna. At nakita ko ang paglambot ng expression ng kanyang mukha. Ngayon ko lang nakita ang ganitong expression sa mukha ng babae. Malimit na seryoso ito at para bang trabaho lamang ang lahat. Tatawagan ko si Rachel para tulungan ka. Masayang sabi niya. Nahawa na din ako sa kasiyahan niya. Mabilis kong tinapos ang pagkain ng almusal para makapaghanda na agad para sa lulutuin kong tanghalian ni Maverick. Sana lang magustuhan niya. Nagsimula kami sa paghihiwa tapos talagang nakatutok sa akin ang binata sa buong panahon na nagluluto ako. Sobrang naki ang naitulong niya sa akin. Talagang tinandaan ko lahat dahil alam kong magagamit ko iyon. Ma'am, dumating na si Rodney. Tinawagan ko siya para sunduin kayo. Tumango ako sabay ngiti kay Miss Donna. Kaagad kong kinuhang aking bag at ang pinaglalagyan ng pagkain na dadalhin ko kay Maverick. Nagdesisyon ako na parehas ang menudo at afritada ang lutuin. Sana nga lang ay magustuhan ni Maverick. Nakasuot lang ako ng simpleng white fitted dress and paired with my black Chanel doll shoes. Sinalubong agad ako ni Rodney. Tumalima naman siya at pinagbuksan na lang ako ng mga pinto ng kotse. Rodney, alam ba ng sir mo na pupunta ako sa office niya? Nakalimutan ko pa namang sabihin kay Miss Donna na huwag ipaalam ang pagbisita ko. Ah, hindi po. Kung gusto niyo po, tatawagan ko si Garrett para ipaalam na darating kayo. Naku, huwag na. Gusto ko talaga siyang sorpresahin. Tumango siya at nagsimula ng paandarin ng sasakyan. Habang naglalakad papunta sa mismong opisina ni Maverick, napailing ako ng maalala ang eksena sa lobby, ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Lahat ng mga mata ng tauhan ni Maverick ay nakatutok sa akin. As in, lahat. Para akong nagrarampa. Bigla tuloy akong nailang. Pero, hindi ko na lang sila pinansin. Taas noo akong lumakad at bumabati sa kung sino mang bumati sa akin. Madaming mga nahihiling mata ang sumusunod ng tingin sa akin, pero wala na akong pakialam sa kanila. Ma'am Rica, inalapit ko ang hintuturo ko sa labi ko para patigilin si Garrett. Nakuha naman iyon agad ng lalaki at sunod-sunod pa ang naging pagtango. Baka sa mukha niya ang pagkabigla at ang pagtatanong. Si Maverick, andyan ba? Pabulong kong tanong sa kainginuso ang direksyon ng opisina nito. Tumango ulit siya na ibig sabihin ay oo. Sige, salamat Garrett. I'll take it from here. Mukhang aapila pa sana siya kaya bahagya akong napatigil sa paglalakad. Nagtatanong na tiningnan ko siya pero ilang sandali ang lumipas. Bumuntong hininga lang siya at imunwestra dumerecho na ako sa silid. Busy kaya si Maverick? Well, tanghalian na naman halos so iistorbohin ko muna siya ng ilang minuto. Napanganga ako nang mabuksan ko ang pinto ng opisina. Namilog ang mga mata ko kung nagulat ako.
Mukhang mas nagulat ang mga taong nasa loob ng kwarto dahil sa biglang pagsulpot ko roon. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila habang sila ay titig na titig sa akin. Si Maverick ang unang nakabawi at mabilis na tumayo para salubungin ako. Binigyan niya ako ng isang mabilis pero madiing halik sa labi. Galit ba siya na nandun ako? Hey, you're here! At dahil kinain na ako ng kabako ay simpleng hiya. Hiya lang ang lumabas sa bibig ko. How could I think straight when he's too close for my comfort? And that's not all. Tanging ang naaamoy ko lamang ay ang amoy ng mabangong pabango. Lunod na ako sa mga titig niya. Kung hindi pa ako nakarinig ng pagtikim sa likuran namin, ay baka nahalikan ko na si Maverick sa harap ng lahat. At hindi basta halik na katulad ng isinalubong niya sa akin, kundi isang tunay at passionate na halik. Dumaan lang ako dito para dalhan ka ng pananghalian mo. Hindi ko alam na may kasama ka pala. More like a company of gods. Para silang bumabas sa Mount Olympus. One had the sexy, dangerous look while the other looked more like the playboy type. Kaya nga ako natigilan dahil hindi ko akalain na may ganoon kagugwapong mga nilalang sa lupa. Isama pa si Maverick. Parang nasa paraiso ka na. Siguro mga kaibigan ito ni Maverick. Kasi prenteng-prenteng nakaupo si playboy look habang dangerous look naman ay nakapatong pa ang dalawang binte sa coffee table. Naramdaman kong hinalikan ni Maverick ang ulo ko kaya nabaling ulit ang attention ko sa kanya. Gusto ko yan. Bulong niya. Wait? What? Kumunot ang noon niya sa akin. Mukhang ngayon lang ata nag-sink in sa kanya ang sinabi ko. Tinaas ko ang dala kong lunchbox. Sabi ko, dinalhan kita ng lunch, hindi na kasi kita na ipagluto ng agahan kanina. Parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Wow! Napakaswerteng lalaki. Kumento ni Playboy Luke. Ipinagluto mo ako? Sabi ni Maverick na hindi makapaniwala. Maverick, kasasabi lang niya, diba? Naiiling si Dangerous Luke. Tumayo ito at lumapit sa amin. Ako nga pala si Joel. At ito, si Andrew. Ngumiti ako sa dalawa. Floriam, pakilala ko rin. Binigyan lang nila ako ng makahulugang ngiti na hindi ko naman alam kung ano ang ibig sabihin. Tatawagan ko lamang si Garrett para magpadala ng plato dito sa atin. Sabi ni Andrew. At bakit mo naman gagawin iyon? Eh wala naman akong balak hatian kayong dalawa ng lunch ko. Asik ng asawa ko. Nalaglag ang pangako. Mahina kong pinisil ang kamay ni Maverick. Out. Mahina, pero maotoridad na pagpapaalis niya sa dalawang kaibigan. Susubukan ko sana siyang awatin dahil nakakahiya iyon, pero wala eh, nakakatakot iyong mukha niya. Hindi na ako nakapagkomento dahil hinila na agad ako ni Maverick sa coffee table niya at pinaupo. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na nakatawag kay Garrett para sabihin na magdala ng mga plato, baso, kutsara at tinidor. Inuna kong lagyan ng kanin at ulam ang plato ni Maverick, habang siya ay nakaupo na at nakahawak lang sa bewang ko. Kinukurot niya iyon ng konti. Siguro, pinanggigikilan lang. Maverick, teka nga. Bahagya akong lumayo dahil sunod-sunod na ang pisil niya sa bewang ko. Hindi ko tuloy nagagawa ng maayos ang paglalagay ng ulam sa plato niya. Don't. Binigyan ko siya ng babala pero hindi yun umubra kaya bumalik na lang ulit ako sa pwesto ko. Para lang magulat nang bigla akong hilahin ng asawa ko at paupuin sa kandungan niya. Salamat dito. Mas ma-appreciate ko kung lalo kung susubuan mo ako. Ano daw? Gusto niyang subuan ko siya? Saan ka pupunta? Sinubukan ko kasing umalis sa pagkakakandong sa kanya. Akala ko ba gusto mong subuan kita? Ang hirap kaya ng posisyon natin oh. Isang ngiti ang pinakawala nito sabay hawak ng mahigpit sa bewang ko. Seriously? Maverick? Kung hindi lang kita kilala as a serious and bossy man, aakalain kong naglalambing ka sa akin. No, just hold the plate in your hand and sit on me sideways. Sinunod ko ang gusto niya. Tiningnan niya ako saka inginuso ang pinggang hawak ko. Natawa ako. Nagsimula ako siyang subuan ng pagkain. Iba pala ang feeling kapag yung kumakain sa niluto mo ay takam na takam kahit hindi nila sabihin. Ganoon kasi ang pinapakita ni Maverick. Isang subo na lang sana at matatapos na kami nang biglang naging seryoso ang mukha ni Maverick. Pagtapos, nakita kong nagigtingan ang panga niya. Hindi mo ito ginagawa para suhulan ako? Mapanganib ang boses nito at sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin.
Ha? Bakit naman kita susuhulan? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong gustong makuha mula sa'yo. Nalilito kong saad. Nakakunot noo siya sandali bago huminahon. Nothing. Baka inakala niya na ginagawa ko lang ang bagay na ito dahil gusto ko pang malaman ang mga nangyari noon. Isang bagay na napagtanto ko ng nakaraang gabi ay hihintayin ko kung kailan magiging handa si Maverick para ipakilala pa ng lubos ang sarili niya sa akin. Nakuha agad ni Daryl ang tiwala ko kahit na hindi naman pala siya ang tunay na nagdikta sa akin. Si Maverick pa, kaya na hanggang ngayon ay tinutulungan ng kumpanya namin at tinatrato ako ng maayos? Maghihintay ako, Maverick, kung kailan handa ka na. Sa ngayon, gusto ko munang makilala ka pa ng lubusan sa simpleng paraan, kagaya na lang nito. Nalaman ko kung ano ang paborito mong ulam, at higit sa lahat, nakilala ko ang malambing na Maverick. Inamoy ko ulit ang mga bulaklak na ipinadala ni Maverick sa akin. Ngayong araw na ito ang pang-isang buwan namin bilang mag-asawa. So far, so good naman. Everything was falling into place. Bumabalik na sa ayos ang negosyo ng mga magulang ko at dahil na rin sa tulong ni Maverick. Well, kaming dalawa naman ni Hazel, hindi pa rin namin iyon aayos. Ewan ko ba, para kasing iniiwasan niya ako. Gusto ko lang namang malaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ni Daryl. Pero mukhang ilag na sila doon. Sinong silang tinutukoy ko? Sina Hazel at Maverick. Alam ko may tinatago pa din sila sa akin, pero hindi naman ako pwedeng magbintan lang. At binibigyan ko pa rin ng pagkakataon si Maverick para mag-open up sa akin. Pero lumipas ang ilang araw na hindi pa din siya nagkukwento. Salamat sa flowers. They're beautiful. Kausap ko si Maverick sa phone, katatawag ko lang sa kanya at agad niya iyong sinagot. Hindi naman ata niya inaabangan iyong tawag ko, no? And thank you for last night. Iniisip ko pa lang kung ano ang nangyari ng nakaraang gabi, nag-iinit na ako. He had never failed in giving me pleasure. Wala siyang kapaguran. Narinig kong nagmuntong hininga mula sa kakabilang linya. May problema? Nag-aalala kong tanong. Sa paraan kasi ng pagkakabuntong hininga niya, parang may dinadala siyang napakabigat na bagay. Iniimbitahan kang mag-lunch ni Mr. Ricaforte. Okay, ang tinutukoy niyang Mr. Ricaforte ay walang iba kundi ang tatay niya. Ikaw lang mag-isa, hindi ako kasama. Napigil ko ang paghinga. Hindi ko pa naman nakikita ang lalaki ay kinakabahan ako. Hindi naging magandang unang pagkikita namin. Alam kong hindi niya ako gusto para sa anak niya. Tapos ngayon, heto, gusto niya akong makausap. Floriam, breathe. Kusa namang sumunod ang katawan ko sa sinabi niya. Pero nagsisimula na akong kainin ng kabako. Paano na lang kung maghintay lang pala siya ng isang buwan para paghiwalayin kami ni Maverick? Floriam, saan galing ang huling naisip mo? Di ba dapat maging masaya ka dahil may tutulong sa'yo kung sakasakali para makaalis ka sa pagkakatali kay Maverick? Pero bakit ganito? May nararamdaman na ba ako para sa asawa ko? Gusto ko na ba siya? Di ba? Kapag gusto mo ng isang tao ay palagi mo itong gustong makita, makausap at makasama. Lately, napapansin ko na palaging hinahanap ng isipan ko si Maverick. Palagi ko siyang naiisip at kapag hindi siya nakakauwi sa inaasahan kong oras ay agad na ako nag-aalala. Floriam, oh my God. I uttered those words without thinking and it even came out loud. Realization hit me. Nag-uumpisa ko ng magustuhan si Maverick. Ibig kong sabihin, nag-uumpisa ko na siyang matanggap kahit ano pa ang ugali niya. Okay, nakapag-desisyon ako. Hindi ka makikipag-lunch sa... No! Sigaw ko. At para ano? Para mas magalit ang tatay niya sa akin? Kailangan kong ang kuhanin ang loob niyon para bigyan man lang niya ako ng pagkakataon para makilala niya kung sino ang pinakasala ng anak niya. I mean, nabigla lang ako sa paanyaya. Pero hindi ba parang ang samang pakinggan kung aayaw ako? Hindi agad nakasagot sa akin ang kausap ko. At saka gusto ko din namang makilala ang tatay mo. Naghintay ako ng sasabihin na Maverick pero nanatili siyang tahimik. May nasabi ba akong hindi niya nagustuhan? And then shoot, nahampas ko ang noo ko. Floriam, what was that? Hindi ko siya pinansin. Ang tanga ko naman para malimutang hindi in good terms ang mag-ama. I'm sorry. No, don't be. It's just that nag-aalala lang ako. Nararamdaman ko na ninenervyos ka sa kanya.
Kung hindi mo gusto, madali lang naman tumanggi. I don't mind at hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa sitwasyon na ayaw mo. Tinatagan ko ang loob ko para matingnan si Mr. Ricaforte sa mga mata. Sa kanya nakuha ni Maverick ang kulay ng mga iyon. Pareho din sila kapag tumingin sa isang tao. Iyon bang parang hinahalungkat ang tunay na pagkatao mo? Kanino ko pa nga gustong iiwas ang tingin ko sa kanya dahil mas lalo lang akong kinakabahan. Pero ayoko naman na magbukang bastos. Gusto ko sanang magsimula ng usapan. Pero saan ako mag-umpisa? Dapat ko ba siyang hintayin magsimulang magtanong sa akin ng mga bagay-bagay? Dumating iyong order naming pagkain nang hindi kami nag-uusap simula nang dumating ako. Mula sa pagtitig sa akin ay nabaling ang tingin ng matanda sa pagkain kaharap. Kumain ka na, baka sabihin ni Maverick ginugutom kong asawa niya. Inulit ko ang sinabi niya sa utak ko. Bakit parang may pagkakasabi ng iyon? Iba. Tumango na lang ako at isinulang bahala ang ibang pakiramdam ko. Masarap ang pagkain at mukhang kailangan kong bumalik doon at dalhin si Maverick. Kailangan niyang matikman itong kinakain ko. Super lutong ng chicken at ang yellow rice? Grabe, iba ang lasa sa normal na yellow rice. So I presume you love the food here. Pilit akong ngumiti at tumango. May laman pa kasi ang bibig ko. Nang malunok ko na lahat ng nasa bibig ko, ay saka lang ako nagsalita. Plano ko nga pong dalhin dito si Maverick. Mas naging masama ang timpla ng mukha ng kaharap ko. Kinamumuhian na niya itong lugar na ito. Kumunot ang noo ko. Ito kasi ang paboritong restaurant ng mami niya. Ganoon po ba kagalit si Maverick sa mami niya para kamuhian pati ang lugar na ito? Natutup ko ang bibig ko. It just slipped out of my mouth. Sorry po. Hindi lang naman siya sa mami niya galit, kundi sa akin din. Ang sa akin lang, ang daming pasakit na ang pinagdaanan ni Maverick. At kung isa ka sa taong may planong manakit sa kanya, sinasabi ko na ngayon pa lang, iwanan mo ng anak ko. Hindi na ako magpapalikoy-likoy pa. Ito ang dahilan kung bakit kita gustong makausap ngayon. Napatanga ako sa sinabi niya. Bakit po? Ganoon din po ba ang ginawa niyo sa kanya? Iniwan siya? Ewan ko kung saan nakuha ko itong lakas ng loob ko. Pero nagpanting lang talaga ang tenga ko. Hindi ko man alam kung ano ba talaga ang nangyari sa inyo. Pero ito lang ang sinasigaro ko. Hinding-hindi ko sasaktan si Maverick dahil mahalaga na siya sa akin. Dahil kapag mahalaga ang isang tao sa buhay mo, ang huling gagawin mo ay ang pasakitan siya. Napatiimbagang si Mr. Ricaforte. Alam kong sa estado ng relasyon namin ng anak ko, ay wala akong karapatan para gawin ang mga bagay na ito. Pero hindi mo alam, Floriam, kung ano ang pinagdaanan ng anak ko para lang mabawi ulit ang sarili niya. Ama pa din ako, at ang gusto ko lang ay mapabuti ang anak ko, kaya hindi mo maiaalis sa akin ang maging protective sa kanya. Sinaktan mo na noon ang anak ko, para sa kaalaman mo. Marahas ang pagtulak niya sa upuan paatras at saka mabilis na tumayo. Naglabas siya ng pera na madaling naibigay sa waiter na nag-serve sa amin kanina. Please attend to her. Utos niya sa waiter habang kinukuha ang coat. I'll go ahead, Floriam. Nakatanga lang ako hanggang sa makaalis si Mr. Ricaforte. Hindi ko maintindihan ang sinabi niyang sinaktan ko na raw si Maverick noon. Sa anong paraan? Ang alam ko lang, kilala na ako ni Maverick dati dahil noong nailigtas niya ako sa pagkakalunod ay tinawag niya ako sa pangalan ko. Pero hindi ko talaga siya maalala. Nerd pa noon si Maverick na nabasted ko? Nasapo ko ang noo ko. Hindi. Hindi ganoon dahil wala naman akong binasted na nerd. Ang hirap mag-isip at alalahan ng mga nakaraang pangyayari sa buhay kung hindi mo naman alam kung may nangyari nga bang ganoon. Siguro, may nasabi akong masakit na bagay sa kanya. Pero ano naman iyon? May naramdaman akong kamay na pumisil sa balikat ko. Pag-angat ko ng tingin, nakita kong nag-aalalang nakatingin si Maverick sa akin. Tumayo ako at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Bakit andito ka? You hate this place. Nabigla siya sa sinabi ko. Nagtangis ang bagang nito. Are you nuts? Ano bang tanong yan? Nakipag-lunch ka sa walang kwentang tao. Sa tingin mo hindi ako mag-aalala? Tapos makikita kong lumabas siya nang hindi ka kasunod. Ibig sabihin pumasok siya sa lugar na ito, ang lugar na ayaw nito dahil lamang nandito ako. Oh Maverick, you just keep on making me like you.
hindi ko pa din makalimutan ang sinabi ni Mr. Ricaforte sa akin. Alam kong may katuturan ang sinabi niya kaya kailangan kong malaman kung sa anong paraan kami unang nagtagpo ni Maverick. Wala naman akong lakas para magtanong sa asawa ko. Galit na nga siya paglabas pa lang namin sa restaurant. Hindi ko na lang din kinulit pa. Inalala ko nga kung may pagkakataon ba na nadula si Maverick at nasabi kung saan kami unang nagkita, pero wala akong matandaan. Masyado siyang maingat sa mga bagay na nangyari na noon. Si Hazel naman hanggang ngayon ay tikom pa din ang bibig. Parang hindi na ako magtataka kung sinabihan siya ng asawa ko na manahimik. Wala naman akong lakas na komprontahin si Maverick. Ngayon pa ba kung kailan okay ng pagsasama namin? Hindi na kami asiwa sa isa't isa. Ayoko naman na ito lang iyong maging dahilan para bumalik ulit kami sa simula. Kung kailan palagi siyang galit sa akin. At kailangan ko ngayong gawin ay ang mag-imbestiga ng palihim. Ang hinala ko, isang unibersidad lang ang pinasukan namin pero sa tansya ko ay hindi kami magka-batch. Baka senior ko siya at sa ibang college pa. Kaya hindi ko talaga siya matandaan. Ibig sabihin, kailangan ko pang pumunta sa dati kong unibersidad para lang malaman kung totoo ang hinala ko. Paniguratong aabutin ako ng siyam-siyam nito. May iba pang paraan para malaman. Kailangan ko lang mag-isip ng mabuti. Yearbook? Tama, kailangan kong makita iyon at hanapin ang pangalan ni Maverick. Kung kinakailangan ay iisa-isahin ko ang pahina ng yearbook. Makita lang ang picture at pangalan niya. Nasa opisina na kasi ang asawa ko at ito na ang tamang panahon para makapaghanap ako. Tumayo ako at nagbabaka sakaling sana ay bukas ang library sa mansyon. Doon ako mag-uumpisa. Natuwa ako nang napihit ko ang seradora. Magaling, kung hindi ko man mahanap ang yearbook ni Maverick, baka pwede akong tumingin mamaya sa mga papeles na nakatambak sa desk niya. Let's do this. Unang nilapitan ko ang medyo tagong parte ng mga bookshelves sa library. Knowing Maverick, masyado siyang maingat, kaya tiyak inilagay niya ang yearbook sa hindi kapansin-pansin na lugar. Buti na lang talaga at hindi maalikabok ang mga libro doon. Mukhang alagang-alaga. Marketing, accounting, business at science section ang mas maraming libro doon. Pero mas lalo lang akong napahanga nang makita ko kung gaano kakompleto at up-to-date ang library ni Maverick. Ultimo Roman section, meron siya. Teka! Lumapit ako sa isang librong hindi gaanong mapapansin sa unang tingin mula sa kinatatayuan ko. Hindi ko masyadong maaninag ang mga nakasulat sa libro kapag nakalayo ka. Lumapit ako para makumpirma kung tama ang nabasa ko. Yes, ito na. Hindi nga kami magka-batch. 2011 ako graduate, hindi na ako nag-aksaya ng panahon at sinimulang nang tingnan ang mga pahina. Wala na akong panahon pa para maglakad at umupo sa sofa na malapit sa desk ni Maverick. Sumandal na lang ako sa bookshelf at tutok na sa pag-iisa-isa sa mga pictures. Maverick Tan Ricaforte, College of Business Management. Tomorrow will be a brighter day for me. It may not be my time now, but I promise I will have what is rightfully mine. This is just the beginning of my journey to fulfill that promise. Nahugot kong hinga ko. Si Maverick ba talaga ang nasa larawan? Medyo ibang itsura niya noon. I mean, he was already hot and handsome, but there was something about this Maverick. Siguro ang kislap ng kanyang mga mata. Ngayon kasi, kahit na mostly blanco ang expression sa mukha niya, hindi ganito kalungkot ang mga mata niya. Para itong nawawala sa larawang ito. Nabagabag ako. Nasaktan ko ba talaga ang taong ito noon? Sa anong paraan? Mas lalo ko tuloy gustong malaman ang nangyari noon. Wala sa sarili na tiningnan ko ang mga huling pahina ng yearbook. Mga larawan iyon ang mga events noong taon nila. Tapos iyong free column nila kung saan pwede nilang ilagay ang mga larawan na gusto nilang maisali sa yearbook. Sa pagkakaalam ko, kailangan mo pang bumili ng isang part para lamang mapasama ang gusto mong ipalagay. Kahit na halo-halo na ang nararamdaman ko, ay napangiti pa din ako dahil kadalasan kasi iyon iyong ginagamit ng mga lalaking estudyante sa universidad na hindi makaamin sa babaeng gusto nila. Kaya nga halos mag-agawan ang lahat ng estudyante para makakuha ng part doon. Para man lang daw kahit natapos na sila, nasabi nila sa gusto nila yung nararamdaman nila. Tutok na tutok ako sa binabasa ko nang matigil ako sa sumunod na basa ko. Nag-umpisang bumilis ang tibok ng puso ko. I didn't want to assume, pero kahit saang ang gulo tingnan, alam kong ako iyon. Ako talaga iyon.
Nakasandal ako sa isang puno habang tutok na tutok sa librong binabasa ko. Parang ganito lang din ang sapwesto ko ng oras na iyon. Nakangiti ako at mukhang kinikilig sa larawan. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Wala man lang nakapagsabi sa akin ang bagay na ito. Most of the time, pinag-uusapan ka na sa buong university kapag nasali ka sa page na iyon. The caption says, "I changed myself for you, and you change yourself for someone else. How ironic." MR. Namasabigla ang mga mata ko. Totoo nga ang sinabi ni Mr. Ricaforte. Nasaktan ko si Maverick noon. In what way? Hindi ko alam. "Hey, Floriam, may gustong makipag-usap sa'yo." Napaangat ako ng tingin sa tumawag sa pangalan ko. "Ano naman ba to, Hazel?" Baka sa tono ko ang disgusto. Sino ba naman ang hindi? Kung itong taong nasa harap ko ay kung ano-ano ang sinasabi. Nakesyo masama daw si Daryl at wala daw magandang maidudulot sa akin. Ang sabihin niya, gusto niya si Daryl at sinisiraan niya lang sa harapan ko. "May gustong kumausap sa'yo. Sana man lang bigyan mo siya ng pagkakataon na..." Pinutol ko na ang sasabihin niya. "Okay, fine. Asa na siya?" Tumingin ako sa likuran niya at nakita ang isang matangkad na lalaki na may mahabang buhok. Lagpas balikat ang haba niyon at sa unang tingin pa lang, mukhang hindi na mapagkakatiwalaan. Napailing ako. Hazel was so desperate. "Seriously, Hazel? I never thought you'd stoop this low." "Siya?" Tinuro ko ang lalaking nasa likuran niya. "Saan mo naman ito nakuha? Sa bangketa?" "Ano naman ang sasabihin niya na naging karelasyon siya ni Daryl para lang makuha mo ang gusto mo? You are so pathetic. Well, both of you are." Napanganga si Hazel sa sinabi ko. "What? I was so fed up with all the shit she's bullying. Rinding-rindi na ako sa mga pinagsasabi niya na wala namang katuturan. Tapos ngayon, may uutusan pa siya para lang magsinungaling sa akin." "Floriam, you're being unreasonable. Ni hindi po pa nga siya nakikilala to jump into conclusions. Let him speak first." Tinignan ko siya ng masama. "Para ano pa, puro kasi sinungalingan lang naman ang sasabihin niya. Tell me, ilang beses ba kayo nag-rehearse ng speech niya?" Nanatiling tahimik sa likuran ni Hazel ang lalaki. He even looked at me with uncertainty. Then, he sighed deeply and started to turn his back. "Wait, ma." Itinaas ng estrangherong isang kamay para mapatigil si Hazel sa pagsasalita. "Tama na. Hinusgahan na niya ako at wala nang saysay kung gagawin ko pa iyong gusto mo." Tumindig lahat ng balahibo sa katawan ko. May kakaiba sa boses ng lalaki. At saka, hindi ko na siya kilala. Nahigit kong hininga ko. "Hindi ako makapaniwala sa'yo." Bulalas ni Hazel bago sinundan ng lalaki na hindi ko man lang alam ang pangalan. Sobrang guilty na guilty ako sa mga salitang binitawan ko sa kanya. Madali ko siyang hinusgahan, pero natutunan ko ng protektahan ang sarili matapos ang naparaming akusasyon ni Hazel laban kay Daryl. "Floriam! Gising! Gising!" Nagising ako dahil sa malakas na yumuyugyug sa balikat ko. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. "Floriam, aatakihin ako sa iyo sa puso." Habol kong hininga ko na parabang galing ako sa isang marathon race. "Umuungol ka at nanginginig ka habang natutulog." Nakatitig lang ako sa mukha ni Maverick. Itong mukhang to ang sinaktan ko noon. Pero bakit andito pa din siya sa harapan ko? "Floriam!" Naubusan na siguro si Maverick ng pasensya sa akin. Para lang kasi akong tanga na nakatitig lamang sa kanya. Noong sinabi ni Miss Dawn na nawawala ka, para akong nalagutan ng hininga. "Yun pala, andito ka lang. Ano bang pumasok sa isip mo?" Siya nga, kaya pala nakagsasalita siya ng Tagalog. May iba akong nararamdaman. Ito na pala iyon. "Akala ko iniwan mo na ako." Napaiyak na ako sa huling sinabi niya. Palundag na niyakap ko ang asawa ko. Muntikan pa nga kaming mabuwal dahil hindi niya inasahan ang ginawa ko. Isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya at hinayaang ibuhos lahat ng nararamdaman ko. Ang tapang-tapang ko pa kahapon noong sinabi ko kay Mr. Ricaforte na hinding-hindi ko sasaktan si Maverick. Pero kakainin ko lang pala ang sinabi ko. "Floriam, stop it. Hindi ka na makahinga." Ramdam ko na ang paghagod niya sa likod ko pero tuloy-tuloy pa rin ang iyak ko. Hindi ko iyon mapigilan. I'm so sorry. Shh, tigil na, okay? Sorry if I shouted at you.
I was just so nervous. Patuloy niyang pag-alo. He even kissed my temple and brushed my hair with his fingers. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Dahan-dahan niyang hinuwakan ang mukha ko para tumingin sa kanya. Nangusap ang kanyang mga mata na may pagmamahal kaya lalong tumulo ang luha ko. Anong ginawa ko para tratuhin ako ng ganito ng lalaking ito? Samantalang nasaktan ko pala siya noon. Oh my gosh, mga kafelisidad! Ang ganda-ganda ng kwento! Imagine, minahal ni Maverick si Floria, mga bata pa lang sila. At sa hindi sinasadya ay nasaktan niya ang batang puso ni Maverick. At sa palagay ko, hanggang ngayon, mahal na mahal ni Maverick si Floriam. Hindi palang umaamin ng lalaki. Sana mga kafelisidad, magkalinawanagaan ang mag-asawa para malaman na din ni Maverick na may umuusbog ng pagtingin sa puso ni Floriam. Samahan niyo ako sa paganda ng pagandang takbo ng kwento. Abangan!